What's up mga guys, isang magandang araw sa lahat and welcome to my channel, Al Motor Clinic. Kung ikaw ay bago pa sa akin channel at hindi pa nakasubscribe, pagkatapos ng aking video, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe para may matutunan ka naman sa aking mga bagong video na i-upload. So ngayon guys, sa video natin ito, tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kaunting kalaman kung paano magpalit ng brake repair kit sa inyong handbrake. At kung yung motor ay Kawasaki Fury 125, so dapat mo itong panoorin para may malaking tulong ito at dagdag kaalaman sa inyong motorsiklo. So, simulan na natin. So, ito guys, ito yung nakikita mo, ito yung brake master natin, assembly. So, ang problema nito ay wala siyang brake, so wala siyang pressure. So, kita nyo naman, so nakakaroon siya ng problema dito sa kanyang brake, so hindi siya kumakapit. So, yung pressure niya ay nawala sa loob. So, may dalawang problema ito guys. So, ang una, exceeder yung sa loob ng kanyang master ay nagkaroon ng pagputok yung rubber cap, or ang pangalawa, or naubusan siya ng brake fluid. So, tingnan natin muna kung ang loob ng master ito, kung meron siyang brake fluid. So, tapos kapag meron siyang brake fluid, ibig sabihin, dito na naman tayo sa kanyang repair kit. So, ano bang paraan kung paano natin malalaman na ang ating repair kit ay may problema? So, maya-maya ituturo ko sa inyo. So, urahin muna natin yung tingnan yung reservoir niya kung merong laman na brake fluid. Tanggalin muna natin yung bolt nito sa takip ng reservoir niya. So, yun lang guys. Dalawang paraan kung paano nyo malalaman kung may ang problema ng inyong brake master, cheater brake fluid na wala, or yung repair kit. So itong nakita nyo, so meron siyang lamang brake fluid. So ibig sabihin may pundo siya. So ang pangalawang paraan natin gawin, i-check natin yung brake master repair kit dito kung ito din kung ito talaga ang may problema. So kapag walang pressure na lumalabas dito sa kanyang butas, ibig sabihin andito sa loob ang brake master repair kit. So kailangan natin siyang i-overhaul at palitan ng bago. So i-check natin. So, tanggalin natin itong bolt niya, yung itong nakaka-cover sa hose nito. So, ito na-connect sa master at saka sa hose. Tanggalin natin ito. Kasi dito may lumalabas na pressure na nagagaling sa brake master natin. So, dito natin i-check sa butas. Check natin kung paano siya i-check. So, ilagay nyo muna yung isang galera yun dito sa butas. Tapos, itong brake lever nito, so ipipush lang ito pa paloob. Tapos kapag walang lumalabas na pressure, ibig sabihin nandito yung problema. So, try natin. So, yan guys, wala siyang pressure na lumalabas. So, nanguhulugan na nandito ang problema sa loob ng brake master natin at yung brake master repair kit, at yun ang dahilan kung bakit walang pressure na lumalabas dito sa kanyang brake. So, ibig sabihin nandito yung problema natin. So, kailangan natin itong i-overhaul para palitan na natin bago. At makita natin mamaya kung meron na siyang lumalabas na pressure. So, tatanggalin muna natin yung brake lever niya. Pagkatapos ng brake lever, so ito na naman tatanggalin natin para matanggalan na natin yung brake master repair kit niya, brake master assembly niya. So ito na guys, tanggalan natin yung brake master assembly niya. So dito sa loob na to, makikita natin yung repair kit natin. So paano tanggalin yung repair kit? So may lock siya dito sa harap. So ito yung rubber niya. So ito yung brake master repair kit. So ito yung tumutulak pa loob. So palitan natin to kasi nandito yung problema, kaya walang pressure na lumalabas ito. Siguro meron siyang yung rubber cap, meron siguro yung butas, kaya nawawala yung pressure niya sa loob. Yung sa brake master repair kit natin. So tanggalin muna natin yung rubber, tapos yung lock sa likod pwede rin natin tanggalin sa harap. Pwede rin natin itulak dito ng flats star screw or flat screw na makapasok dito sa loob para pwede rin ito siya matulak palabas. So dalawang paraan guys, pwede dito sa harap tanggalin yung lock,
Pwede kung nahihirapan kayo dito sa harapan, tanggalin yung lock. So pwede nyo itulak dito sa loob. Gamit lang kayo ng star screw or anong klaseng matulis na bagay para matulak to palabas. So tanggalin muna natin yung itong rubber na ito na nakatakip sa master. So ito yung lock, guys. So, ito yung lock sa loob. So ito yung tatanggalin natin para malabas yung brake master repair kit natin sa loob. So ito, guys, kung wala kayong circlip remover, so mahihirapan kayo tanggalin yung lock sa loob. So yung isang paraan na tinuro ko sa kanya dito, pero ito yung itong itulak gamit yung kahit anong mga flat screw or stress screw dito. Kung nahirapan, kung wala kayong circlip remover, so ito yung kadalasang ginagamit namin, guys, para matanggal yung lock. So ito na, guys, natanggal ko na. So ito lang gamit ko kasi dito sa ilalim medyo matigas yung tulak, pero kung matagaan nyo kayong itulak, guys, tagaan nyo lang, matatanggal itong master natin, repair kit natin. So ito yung papalitan natin. So kita nyo naman, nagkaroon na siyang maraming molds. So itong mga molds, ito yung dahilan kaya nawala lang yung pressure. At ito yung rubber cap, nagkaroon ni rin ang pagbuka. So bumubuka ito, guys, kasi sa katagalan ng paggamit ng at nakababad sa brake fluid yung rubber cap. So ito yung isa rin sa dahilan kaya nawala yung pressure sa brake master niya. So palitan na natin siyang bago. So ito yung bago, guys, ito yung bago nating repair kit. So ang sukat na pwedeng ikabit nito sa ating brake master ay XRM. So ito yung universal. So ito yung kadalasang ginagamit natin. Pwede ito sa Raider J, Raider 150, sa brake master sa harap. So sa mga China motor, ito yung ginagamit, XRM ng sukat, sa Fury. So ito yung ikakabit natin na bago dito. So before mo natin ikabit ito, linisin mo natin ito ng tubig, kasi tubig lang ang pwedeng ilinis nito, para pagkatapos natin malinis ito, saka natin mapalit yung bagong brake master repair kit natin. Lang ako. Tingnan lang nito. Ito na, guys, tubig lang ginamit ko. Kung meron kayong liha na 1000, so pwede niyo gamitan ng liha. So anong purpose ng liha, guys? Ito yung ipapasok natin dito sa butas sa lalagyan ng brake master repair kit natin para makuha yung mga brake fluid na nagiging molds. So mas maganda, guys, nalinisin talaga itong yung sa entrance, kasi dito lang yung bumabara yung mga brake fluid na nagiging molds. Depende sa inyo kung anong klaseng gamit, pamaraan na paglinis ninyo. Pwede rin tela, ipasok sa loob tapos ikutin nyo lang. So kung wala kayong available na sandpaper tulad nito, 1000. So huwag kayong gumamit ng sandpaper na makakapal yung mga makakapal na mga sandpaper, kasi masisira yung chrome sa loob. Kailangan na yung manipis lang yung 1000. So ito na, guys, malinis na yung loob ng brake master natin. So papalitan na natin siya ng bagong repair kit. So sa repair kit, guys, ang kanyang package ay meron siyang bagong takip na guma sa ibabaw, tapos yung bagong spring, bagong lock, at saka kasama rin siyang ito yung pinaka-importante, yung brake repair kit natin. So lagyan natin siyang maliit na fluid para smooth papasukin. Tapos yung spring. So ganyan lang pa ka-symbol, guys, yung spring dito.
tapos lagyan natin siya ng fluid para madulas nagpasok. Tapos ilagay na natin yung repair kit naman. So yan guys. Ganun lang kasimple guys ang pagpalit ng brake master repair kit sa Fury 125. So kung ang yung motor ay Fury, so ito yung lock guys sa ibabaw. So kung yung motor ay Fury 125, so dapat matong panoorin. Kasi malaking tulong itong video ito para magkakaroon kayo ng dagdag kaalaman. So yun guys, nakabit na natin yung lock. Yan. So yung itong rubber na to, itong sa taas ito yung napoprotekta para hindi agad magpasok yung mga dumi. So ganun lang kasimple guys. Replay nyo lang video ko para maklaro nyo kung paano ko tinanggal yung brake master repair kit sa loob at paano ko pinalitan. So yung sinabi ko kayo ng dalawang paraan, kung wala kayong circle clip remover, ito yung circle clip remover, so pwede nyo itulak dito sa ilalim para lumabas yung lock at matulak yung piston nyo. Ito yung piston na. So ito na guys, balikan natin siya sa kanyang manubela para matry natin ang kanyang pressure kung naging successful ba ang ating trabaho. So ilagay na natin yung una yung brake fluid para maka-absorb siya sa ilalim para unti-unti siya papasok sa brake master natin. Balik natin yung brake lever. So ulit ang repair kit sa inyong brake master 125 na Kawasaki. So kahit anong mga motor tulad na design ito ng mga brake lever, so pwede nyo itong gayahin kahit mapa XRM man, mapa Suzuki, Raider J, mapa mga China motor, lahat ng mga ganitong design ng mga brake master repair kit. So itong procedure nito guys, malaking tulong ito sa inyo kung paano. So ito na guys, nakabit na, balik na natin yung brake master niya. So try na natin ito sa butas. Try natin i-check kung mayroon bang lalabas na pressure. So kapag mayroong lalabas na pressure, dito hindi katulad ganina, chineck natin, so walang pressure. Pinapampo yung brake lever, walang lumalabas. So ngayon i-try natin kung mayroon ba siyang lumalabas para makita natin kung naging successful ba ang ating pagpalit ng brake master repair kit ng brake master assembly natin. So ito na guys, nakikita nyo sa gitna, nag-absorb na yung brake fluid. Nagkakaroon na siyang pressure guys. So kita nyo naman, no? Yan guys, oh. Meron na siyang lumalabas na brake fluid. Yan guys, so di katulad kanina, so wala siyang ka-pressure. Ngayon, pagpalit natin ang brake fluid, naging okay na siya. So ikabitan natin yung bulb check niya, yung bolt na ito, para matry natin kung gumana ang ating trabaho. Kung meron kayong mga katanungan guys or nais na maintindihan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng aking channel para ma-replyan ko kayo sa kahit anong mga videos na ina-upload ko. So mag-reply ako sa inyo guys kung may mga katanungan kayo at gusto maunawaan. At kung nagustuhan yung video ko guys, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para at pinutin na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na i-upload. At sa tingin nyo, nakakatulong sa inyong motor. Post lang. So ito na guys, nandito na tayo sa proseso ng pagbe-bleeding. So ipump nyo lang guys ng ilang beses.
mga 10 beses. Pag mapump nyo ng 10 beses, saka i-open yung valve check nito para magkakaroon siya ng pressure. Yan. Pag meron siyang lumabas na pressure, ibig sabihin nagtatrabaho yung brake master repair kit na in-install natin. Yan guys, meron siyang tumunog. Tapos pag meron siya tumunog naman, parang pressure, so close nyo agad. Tapos i-pump nyo hanggang sa magkaroon ng pagtiga sa... Pag naging okay na dito guys, so lipat kayo sa ibaba dito sa valve check na maliit dito. Lipat kayo dito. Dito naman kayo mag magche-check ng fluid na lumalabas para maging okay yung brake nyo at tumakapit na. Pag halimbawa guys, napalitan nyo na ng brake master brake kit at hindi pa rin nagkaroon ng pagkapit dito, so lipat nyo dito, ipapull out nyo itong dalawang piston, magkakaroon siya nito ng pundo ng fluid. Pag magkakaroon siya ng pundo ng fluid, so may tendency na mabilis na yung paglabas ng piston. Pag tingin nyo na meron ng pressure dito, so tapos mahina pa rin yung wala pa rin yung kapit yung brake master yung kaliper nyo, so kung ginawa ko guys, yung pinalabas ko yung piston, so gayahin nyo lang ito guys para mabilis yung pagtrabaho ng kaliper nyo, kasi napaka-importante na lagyan ito ng panito ng pundo para mabilis yung pagkapit na paggalaw ng piston nyo. So na guys, okay na siya guys. So sa pag-bleeding ng brake master guys, so kailangan matyaga kayo at mataas ang pasensya nyo, kasi kapag maliit ng pasensya, so naubusan kayo ng pasensya, so mahirapan kayong masolve yung problema nyo, kasi kadalasan sa pag-bleeding, so ito yung pinakamahirap sa pag-repair ng kaliper at sa brake ay yung pag-bleeding, so kailangan hababaan yung pasensya nyo. So ito na guys, okay na guys. So okay na yung pagpalit natin ng repair kit dito, at tapos ito yung sa pagpalabas natin ng piston para magkakaroon siya dito ng pundo, so para mabilis yung pagtulak ng brake pad sa natin sa disc. So ito na guys, naging successful natin yung trabaho, so medyo natatagal-tagalan kasi nirepair pa natin yung brake calipers baba kasi bago yung palit, so ito rin pinalitan natin ng repair kit kaya medyo natatagalan ng ating video. So yan lang muna guys sa video ko nito, sana may natutunan naman kayo sa dadagdagan niyo kuno naman kayo ang inyong kaalaman. So kung nagustuhan niyo yung video ko guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga video. Try natin pa ikutin natin yung gulong kung okay na ba yung brake. Ito na guys. Ayan, kumakapit na siya. Ayan, so yun lang muna guys. Yun lang muna guys sa video kong ito. Sana nagustuhan nyo. At huwag nyo sana kalimutang mag-ingas pag maniho at God bless.